Hello, good morning. It's me again, Tessie, at my kitchen. Pero, nandito ako ngayon sa dining. Magkape muna tayo. Nagkape na ba kayo? Today ay hindi muna ako magluluto kasi ay marami naman akong stock. Hindi pa nauubos yung mga binake ko ng isang araw. So, magkwentuhan muna tayo. Ano ba yung pag-uusapan natin? Parang magandang pag-usapan yung kung ano ba yung hottest news ngayon. So, ang ating before nung wala yung COVID, ang alam ko na mga hot news ay yung tungkol kay Trump. Akala ko nga nun, sabi nila, baka magkaroon ng World War 3. So, di ba? Scary. At isa pa, di ba sumunod doon yung kay Kobe Bryant, yung pag-crash ng kanyang helicopter. Nalungkot nga ako, hindi naman kami makakilala, pero syempre, sad naman para sa family. And then isa pa yung Taal Volcano sa sa bansa namin sa Pilipinas. Nagkaubusan nga ng ng mask, 'di ba? At ang presyo sobrang mahal. Hindi na ma-afford ng mga ka-Pilipino ko doon. Pero lahat ng balita na yan ay nasapawan nitong COVID-19, di ba? Halos lahat ng media, Facebook, Instagram, Messenger, lahat ang topic ay about COVID. Talagang siya na yung nag-top sa lahat ng news. Hindi na nababanggit yung iba pang mga balita, although dapat din silang pag-usapan, pero talaga ang buong mundo ay nakatutok sa COVID-19. Talagang pandemic siya. Di po ba? So, yun nga yung pag-uusapan natin. Itong channel na to ay hindi aside from cooking, pwede tayong magkwentuhan, di ba? Nakalagay dyan sa mutsaring usapan. So, itong COVID-19 ay halos lahat ng tao na alarma. At ang tagal na, since sabi nila, bago pa magpasko, meron ng COVID-19. And today is April na. Kaya ang tagal, ang palugit ng gobyerno dati ay until April 30. Pero sabi nila mas worse na this coming week. Kaya ang lahat ng tao ay gumagawa ng mga paraan, katulad nga po sa mga media, they will send you some posting about COVID, kung paano yung mga prevention. Kaya ako din, dati
yung mga SARS, yung ibang mga sakit, mga dengue, or maraming mga sakit eh, na naging issue din. Pero parang hindi ko ganong, parang hindi ako ganong na-alarma dun sa mga nakaraang mga sakit, yung mga AIDS, yung mga ganyan. Ito lamang COVID na ito, talagang parang natuon din yung isip ko. At saka ako ngayon nag-google, ginugugle ko ngayon yung mga yung sakit na SARS, so ano, ganito pala ganyan. Not like this crisis talaga ay medyo na-alarma din ako, although meron akong faith in God na isi-shield niya tayo sa yung kanyang precious blood para hindi tayo akapitan nung virus na yun. Anyway, sana maging interesting yung topic natin. At saka, ito kasing itong COVID-19, para siyang ano eh, siya yung public enemy, number one ng buong mundo. Siya yung, di ba, minsan meron tayong mga nakakaaway o ano ganyan. Nakikita natin yung kaaway natin. Tapos, itong COVID-19, siya yung kaaway ng buong mundo, kaaway natin, na hindi natin siya nakikita, no? Hindi natin nakikita. Ang nakakita lamang dito ay mga laboratory people, di ba? Kailangan gumamit ng microscope para makita itong COVID-19 na to. That's why nakakita tayo ng mga posting ng picture ng virus. Ito yung kaaway na hindi natin nakikita, but nahawakan natin, right? So ito yung kapag tayo merong kaaway, let's say siyempre na may nakakaaway tayo, lalo na yung sa mga movies, di ba, napapanood natin. Once na nahawakan mo yung kaaway mo, let's say sa buhok, maaba buhok niya, eh malamang na panalo ka na, kasi pwede mo siyang batak-batakin, sabunutan, o ano yung iba, nalakas nilalampaso pa yung kaaway, no? Hawak yung buhok. So, malamang yung panalo mo kapag nahawakan mo siya. But, itong COVID-19, kung isipin natin, siya yung kaaway natin na hindi natin nakikita, pero ay nahawakan mo. At once na nahawakan mo, panalo ka? No. Once na nahawakan natin tong virus na ito, talo tayo eh. Di ba? Hindi katulad yun sa nakakaaway mo, na kapag nahawakan mo siya, talo mo siya. Pero ito, itong COVID-19, once na nahawakan mo siya, eh, talo ka. At hindi lang yun, na kaaway mo siya, no? Kaaway mo siya, nahawakan mo siya, kaaway din siya ng buong pamilya mo. Di ba? Once na umuwi ka ng bahay, dala-dala mo tong kaaway na to. Possible na sa mga kamay mo. Nahawakan mo kasi. So, ang buong pamilya, let's say lima kayo sa bahay, kaaway din nila yan. So, ang sabi ng gobyerno, mostly lahat ng government, ang sabi nila ay mag-stay sa bahay. That's why ang mga bata walang pasok eh. Katulad ng anak ko, online studies lang siya. Natutuwa ako kasi andito lang siya sa bahay.
But it doesn't mean, kasi nga ang sabi ng gobyerno, mag-stay sa bahay. Kaya lang, paano naman yung mga may work? Sabi nga ng mister ko, ano yung dahilan ko kung a-absent ako? Kailangan mag-reason out ka or mag-quit ka, ganyan. So, parang hindi naman namin kayang mag-ganon na mag-quit or ano, diba? At ako, katulad ko rin, no? Sa work namin, marami na rin ang na-layoff. Nag-layoff talaga sila, mga 100, below 100 nag-layoff na sila, at possible na magle-layoff pa uli. At itong mga na-layoff na to, pwede silang mag-file ng EI o employment insurance, sa employment insurance nila, at makakakuha sila ng, sabi, $2,000 a month. So, sabi ng mga kasama ko sa trabaho, mga Pilipino din, pwede na yun kasi at least safe ka sa bahay, nasa loob ka ng bahay, di ba? Eh, hindi naman pwedeng volunteer. Ang una nilang nililayoff, yung mula sa pinaka bagong empleyado pataas. So hindi na ako napabilang doon. Although, sabi ko, ano kaya, masarap ah. Masarap yung mag-stay sa bahay. Ano, sabi ko po ito kasi parang sa case namin, katulad namin, si ate, si kuya, si lola, let's say, si mami, eh nandito sa loob ng bahay. So, sila yung tinatawag na timbahay, di ba? Yan. Timbahay. So, it doesn't mean na nasa loob ka ng bahay ay safe ka na sa virus, no? Kasi si daddy or si papa ay nasa labas ng bahay, o si mami, di ba, nagtatrabaho. So, possible na pagdating nila, may dala-dala silang kaaway, may dala-dala silang virus na hindi nila nalalaman, di po ba? So, mayroon tayong mga dapat gawin yung timbahay. No? Sino-sino ba yung mga timbahay? Yung mga naiimon sa bahay, no? Let's say, mga estudyante, yan. Si ate, si kuya, sino pa? Si bunso, si mami, kung si mami hindi nagtatrabaho, or si lola, ganyan. Sila yung mga timbahay. So, sila po yung naiiwan sa bahay na possible na magkaroon din ng virus. Let's say, si daddy ay careless. So, pagdating niya ng bahay, dala-dala niya si virus. So, kailangan ay tulungan. So, kailangan ay itong timbahay ay hindi lamang kita niyo, team kain. Diba? Hindi lamang team kain, kundi kailangan yung cooperation. At higit sa lahat ay yun nga, kailangan ay team tulong. Yan. Kailangan natin ng tulungan sa loob ng bahay habang isolate tayo sa loob ng bahay. Diba? At mostly, higit sa lahat ay dapat ay team God tayo, team prayer. Hindi dapat yung isa lang yung nagpe-pray. Let's say, si mami lang nagpe-pray, si daddy lang, si lola. Kailangan ang buong pamilya ay sama-samang nagpe-pray sa Lord. Merong same faith para solid. Solid yung tawag dito yung prayer. Meron kayong sama-samang pinapanalangin sa Lord, katulad halimbawa nitong COVID-19. Di po ba? Kailangan lahat ay mag-pray. So, ang kaya nga nasabi ko, itatouch natin ano ba yung mga touch point na
na pwedeng gawin, pwedeng pagtulong-tulungan ng mga simbahay. Ang dali-dali lang, di ba? Katulad halimbawa, si daddy, si papa ay nagtatrabaho. Let's say nagtatrabaho siya, hindi maiwasan, kailangan pumasok sa work. So, yung ibang daddy, dalawa pa trabaho, di ba? So, ilang araw ba na pumapasok ang husband niya sa work, ang wife niyo o mami niyo. Let's say kung dalawang trabaho, so time is 2, 5 days, so 10 days na labas-pasok sa bahay, di ba? So ano may mga touch point? So yung mga touch points, let's say dumating na si daddy or si mami from work. So yung mga touch point, magbubukas niya ng pinto, di ba? Doorknob. So yan, isa yan, doorknobs. Ibubukas niya, i-close niya, eh maaring nakahawak siya ng virus, hindi siya nakapagugas ng kamay. So naiwan na yung virus doon. And then siyempre, malamig sa labas. Magwa-washroom yan. So, papasok sa washroom, magbubukas uli ng doorknobs, magbubukas ng ilaw, magpapatay ng ilaw, magpa-plus ng bowl. Ang daming touch point sa bahay, di po ba? And then after that, so, kung may stairs kayo, aakyat yan si daddy sa bahay, no? May stairs, may handle, ahawak doon. Possible na iwan dun yung virus. And then, ano pa? What else? Siyempre, nagugutom yan. Diba? Papasok siya ngayon sa kitchen. Magbubukas ng ilaw, magpapatay ng ilaw, magbubukas ng fridge. Hindi pa na siya. Siyempre, magbubukas ng rains. Diba? So, nandoon yung possible yung virus. So, yun yung mga touch points na sinasabi. Ano pa po? Siyempre, hindi magtatagal sa kitchen. Pupunta naman ngayon ng receiving room, ng sala. Kung may stairs kayo, akit uli siya doon. Hahawak uli siya sa handle. Upo sa sofa. Manonood ng TV. Siyempre, pag nanood ka ng TV, magagamit ka ng remote. Kung may TV, ang tawag dito, IP box ka, or ano, kung ilan yung remotes nyo, kung tatlo, siyempre tatlo yung ahawakan. So, yung mga touch points. Ano ba yung mga touch points? Yung packet, di ba? No? Kukuha ka ng susi sa bulsa, o ng wallet, may paggagamitan ka na ano, yung mga cards, mga credit cards, mga access cards, yan mga touch point na dala-dala ni daddy. Oh, ano pa? Itong eyewear, touch point po ito. So, kung ang marumi ang kamay natin, hindi tayo nabuhugas, nahawakan natin siya. At isa pa, yan, yung cellphone. Isa yan sa maaring andyan yung virus kasi lagi nating hawak. Kaya sinasanitize po yan. So, kaya ko lang nasabi yung mga touch point, no? Yun nga po yung pagtutulong-tulungan ng timbahay. Hindi, let's say Monday, nag-disinfect ka yung mga touch point. Binaga-knife mo ng sanitizer o Lysol, ganyan. Eh, hindi lang yun once. Siyempre, itong mga nagtatrabaho sa labas ng bahay, eh, ilang araw ba yung pasok nila? Let's say, 5 days na lang. Eh, nag-disinfect ka once lang. So, kailangan habang nandyan yung virus hanggang hot pa siya, no, sa mga news, lagi ka magdi-disinfect. Kung hindi, yun na nga yung sinasabi ko na hindi once na nasa loob ka ng bahay, safe ka. So, kailangan itong timbahay,
talaga. Kailangan ng... Hindi kasi kaya lahat ni mami yan. Alam mo nung mga mami, sa asisipag talaga, di ba? Katulad ko, pagmaga, nagdi-disinfect ako ng floors. Kasi hindi yung magagamit ng mga bata yan eh. Hindi nila type. Maybe, pagka sila ay nasa lugar natin, mami na rin sila, sa kanila yung gagawin. Di po ba? Pero kasi ako, nung bata ako, nasanay na kasi ako sa ganyan. Ako kasi yung gumagawa lang sa loob ng bahay. Kaya lahat alam ko, natututunan ko. Hindi kasi katulad ng generation natin ngayon, no? Yung mga bata, parang mga senyorita, senyorito, talagang ini-spoil natin sila eh. Kaya tayo yung hirap ng mga mamis. So sa panahon ngayon ng crisis about COVID-19, so kailangan tulungan talaga. Yan si ate, si kuya, si bunso, bigyan natin ng part. Mag-disinfect sila ng mga touch points sa loob ng bahay para talaga maging safe sila. At so, ang naisip ko, itong COVID-19 pala, kahit nahawakan natin siya, no, hindi natin siya nakikita. But, kung sabi nga ng mga posting, kailangan magugas ng kamay. Pero kung magugas tayo ng kamay, matatalo natin itong viruses na tayo, di ba? Kasi ipa-plus yan ang sabon at ng tubig. So, kailangan lagi pala tayong malinis ang kamay para po kahit nahawakan natin siya, maalis naman natin siya. Kung hindi, magpe-penetrate siya sa ating body, saka dun tayo magkakasakit. Nakakatakot kayo magkasakit. Nakakatakot yung mga posting, di ba? Ano ba yung isang pinos nabasa ko yun tapos nirepost ko yung don't make mistakes. Ibig sabihin, kung ikaw ay pabaya ka, no, careless ka, hindi ka nagugas ng kamay, hindi ka nagsasanitize ng kamay mo, ay yun nga, magpe-penetrate yung virus sa body mo. At ma-hospital ka, sino yung magbabantay sa'yo? Possible, walang magbabantay sa'yo. Alam mo kung sino yung kasama mo sa hospital, sa kwarto, aside from nurses and doctors? Yung virus. Si yung kasama mo sa loob na sa hospital. Diba? Hindi ka makita ng yung mga mahal sa buhay, ng timbahay, hindi ka makita. So, kaysa pa, ito palang virus, meron naman siyang kaya nga may quarantine tayong 14 days, meron siyang lifespan, na mamatay naman yung virus na yan, si COVID. Ang problema, nauuna, bisa na, nauuna pa yung tao mamatay kaysa sa kanya, di po ba? Lalo na, kaya nga pinag-iingat yung mga elderly person, katulad ng mga seniors above, di ba? Pinag-iingat sila, lalo na yung may mga diabetes, may mga kidney issues, yung mga high blood. So, sila po yung madaling kapitan ng virus, kaya as much as possible, hindi sila dapat lumabas ng bahay. So, ang haba ng kwento ko, di ko ba? Hopefully ay, at saka, bago tayo magtapos, pinakamahalaga talaga yung prayer. I believe na nangyayari ang mga bagay nito dahil siguro, ang tao na papalayo na sa Diyos. Nalulungkot nga ako kasi yung narinig ko na sabi nila, may nakapagsabi na dito daw sa Canada ay tawag dito, halos hindi mo na kailangan ng God. Di ba nakakalungkot? Bakit?
Kasi nga daw-daw ng buhay dito, sabi, kasi maraming mga insurance, mga health benefits. Eh, pinagtrabaho mo naman yun, di ba? Work ka ng work mo. So, ang ibig sabihin, hindi po totoo yan. Kahit saan ay kailangan natin ng God, kailangan natin siya sa ating buhay. So, siguro, possible na nangyayari itong mga bagay na to, itong crisis na to, yung COVID-19, dahil nakakalimot tayo. Puro tayo trabaho, hindi na tayo nag-charge. Saka isa pa, dapat sagad tayo mag-galing. Yung aasa tayo sa Lord na, nandun yung pagtitiwala natin, yung pananalig natin, na kahit anong gawin natin, wala namang mangyayari sa ating buhay. Maliban na kung sa Kanya tayo magpe-pray. Although hindi natin siya nakikita, pero andun yung yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo, na siya lamang naman talaga yung makakakontrol nitong virus na to eh. So, kailangan nating mag-pray. Maring hinihintay niya tayo na excuse me. Hinihintay niya tayo na mag-pray sa Kanya. Nothing is impossible to God. Yung virus niya yan, saglit lang yan eh. Kung lahat ng tao ay magpe-pray sila na bigyan ng wisdom yung mga doctors, yung mga laboratory people na how to invent the vaccine or antibiotics. Andali lang yan sa God. Kung ang tao hindi aasa sa kanyang sariling knowledge, kung ang tao ay magpipray lahat, merong magninil sa God na siya lamang talaga yung powerful na makakagawa, makakakontrol ng mga crisis sa ating buhay. So, yan lamang po at sana may nakuha kayo dito sa aking lumamag na yung kape ko. Next time, maring magluluto naman tayo. So, ganyan lang. Kwento-kwentuhan lang tayo. At sa mga kwento natin, possible na merong makukuha yung kapwa natin. Diba? Tsaka nga pala, isa pa pabul. Yung mga daddies dyan na nakaka-receive sila ng mga text sa kanilang mga asawa. Biro lang yun. Let's say, diyan ka na maligo sa labas ng bahay, andyan na yung damit mo, andyan na yung sabon, andyan yung shampoo. Bago ka pumasok ng bahay, kailangan nakaligo ka na. Ibig sabihin, parang yung virus na hindi niya na madadala sa loob ng bahay. O kaya naman, meron ako mga kaibigan, sabi, parang ayaw na siya pa uwi ng bahay, mga ganun ba? Ano lang yan, parang yun nga, doon yung dapat maging malinis ang kamay bago pumasok ng bahay. Tsaka, yung self-isolation, pwede rin yun sa mag-asawa talaga eh. Dapat talaga, ang mag-asawa, hindi naman tatagal, hindi mahabang panahon, nandiyan yung COVID, no? So, siguro, konting iwas lang din, kasi lalo na kung pareho kayo nagtatrabaho, wala nang masama kung i-isolate nyo rin yung sarili nyo sa isa't isa kasi para mahaba ang buhay, mahaba ang pagsasama, diba? Meron nga akong kaibigan, sabi niya, yung asawa niya, sa loob ng mong kwarto, siya sa sala, sabi niya. Oh, that's good, diba? Ganun dapat, kasi nga, di bali kung pareho na sa loob ng bahay, hindi kayo lumalabas. Kaso,
palabas-labas ng bahay kasi nga nagtatrabaho. So, ganun lang. It's healthy. Di po ba? Sige. Ang haba na lang sabi ko. See you next time. Bye-bye. God bless. Team Bay, Team Tulong, Team God, Team Prayer. Hindi lamang Team Kain. No? Sige. Baka magdi-disinfect pa yung mga mga bata dyan. Kaso, paano mo magdi-disinfect? Say yung mga bata, si ate, si kuya, si bunso, matutulog yan. Madaling araw na. Siyempre, gigising yan. Late na. Mga 2 o'clock, 3 o'clock. Kung hindi gagawa si mami, ay di yung virus nandyan lang, nagsasayaw-sayaw. So, dapat, try nyo po, maaga kayong gumising, mga estudyante, mga ate, kuya, bunso. Sa panahon lang nitong crisis na to, ng virus, magtulungan nyo si mami, mag-disinfect kayo ng mga touch points. Para din sa inyong lahat dyan. Di po ba? Sige, bye-bye. God bless.